So, yan ang point dito. Meron naman pala. So, linawin natin, ha? Konti, pero meron. Kaya nga po si ate ay nagkaroon. Diba? Sa Maynila ho yan. Malinaw. Okay. So, palakpakan na sana natin yung Maynila. Ang hindi ko maintindihan, eh ano na naman na nire-reklamo nito? Eto, nagre-reklamo na naman siya eh. Ako, ang panawagan ko sa ahensya ng gobyerno, ha? Bumili naman kayo ng Remdesivir. Bumili naman kayo ng Toxiculoculab. Huwag lang pesyed ang bilin nyo. Isko Moreno naman. Meron ka naman sa city nyo. Ano sinasabi mo dyan? Hindi, nagigits yung ibig ko sabihin. Yung mga ospital doon, meron naman pala. O, yung mga doktor, sinasabi, meron. O, si ate, o, noong una, akala niya wala, kaya inalok siya 50. O, yung pala, meron. Okay, malinaw, meron naman pala. O, ano yung tinireklamo mo, Isko? Basta may masabi lang, basta may mabanat lang sa gobyerno? Ano na naman kaipalan yan, sir? Tapos magagalit na naman yung counselor ninyo pag binabanatan kayo. Sasabihin na naman, wala kaming karapatang bumanat. Eh, sir, mali eh. Hindi daw ako ang taong may karapatang bumanat. Hindi, alam mo, dito ako naiinis. Sabi ko nga, okay lang siguro ngumak-ngak ka dyan. Kung wala, di ba? Eh, meron eh. Eh, ano nire-reklamo mo? Ah, kasi gusto lang niyang i-connect yung face shield. Ayun. Sa madaling salita, politika lang ito. Sa madaling salita, hindi naman ang issue yung Tocotocolocli Club na yan at saka itong Remdesivir. Ang issue talaga ay gusto niyong punahin yung face shield. So, namumuliti ka ka lang, Isko. Ay, nako. Maraming salamat. Ano to? Elikara Araceli Moser. Hi, Banat Bay. Sa Bayugan City, walang ospital. Meron lang health center. Panglungsod, hindi lang syudad. Hindi pang syudad. Oo nga eh. Yan nga yung problema ang inaayos ni Senator Go eh, ha? Pag siguro dumami pa ang pag naging vice president o presidente si Go, baka dumami. Eh ngayon, eh, alam mo na, limited eh, ang kanyang kayang gawin. Anyway, Isko Moreno, pwede bang wag mo nang ibuka yung bibig mo? Kasi hindi maganda. Sa totoo lang, hindi maganda yung mga sinasabi mo dahil hindi naman nakakaano. Hindi nakakatulong, 'di ba? Alam mo, dalawa lang. Ito sa bansang Pilipinas, dalawa lang ang klase ng tao. Dalawa lang din ang klase ng ng politiko. Nakakatulong o nakakagulo. Alin ka doon? Isko Moreno. Ay, hindi pala Isko Moreno. Alin ka doon, ka Isko? Dito mo malalaman na isang tao ay namumuliti ka lang. Kasi kailangan lang niyang i-connect dun sa issue dun sa Senado, tungkol dun sa face shield, tungkol dun sa PPE, tungkol dun sa mask. Gusto lang niya i-connect. Oh, di ba? Eh, sa totoo lang, yung mga senador nga tablado na eh. Pahiyan eh. Bakit? Eh, pambihira si Roque. Talagang dinala pa yung PPE doon sa kanyang press briefing eh. Tapos talagang pinagdiinan niya na mahal yung nakaraan at ngayon mura yung nakuha natin. Oh. Diba? So talagang pahiyang-pahiya. Sunog na sunog yung mga senador. O eto, ay, sige, sunog na pala yung PPE. Face shield na lang ipo-focus ko. Sandra Bakirin, sana magtulungan na lang ang lahat ng government and private sector. Pandemic to, apektado lahat. Watching from Canmore, Alberta, Canada.
alam mo, sa totoo lang, sana lang talaga, tama ka dyan, madam eh. Sa totoo lang ha, Madam Cassandra Bakiran, sana kung ang Pilipinas ay mga Pilipinong taong nag-iisip na kung ano'y matutulong ko sa gobyerno, yun ang gagawin ko. Hindi yung batikos. Ang problema ho kasi, madam, ganito. Maraming hindi makaintindi, yung katulad yung sa granular lockdown. Ang daming medyo nagkulang ng vitamina A, B, C, D, E. Nagkulang ng vitamina nung bata sila. Nung paglaki, sinisisi. Basta may salitang lockdown, hindi na nila inintindi. Oh. Ngayon, yung mga politikong ambisyoso, yung mga politikong trapo, at yung mga politikong epal, sinasakyan pa para lang sila na maupo sa susunod na pwesto. Diba? Eto. Ano ang sabi nito sa interview, 'di ba? Kay Tony Gonzaga. Tony Gonzaga, maganda sana yung vlog mo, kaya lang nagpapagamit ka na ngayon sa politika. Yung ano sa interview sa dito ni Gonzaga, 'di ba? Lahat daw naman ng mga politiko ay gusto ang maabot ay yung pinakatuktok, presidente. Doon pa lang maling-mali na, sabi ko, mali ang utak nito. So ginawa mong karir ang pagiging politiko, na kailangan from councilor, vice mayor to mayor, dapat hindi maging presidente. Maling-mali ka agad eh. Diba? Doon pa lang sabi ko, mali ang dahilan nito para maging presidente. Maling-mali. Dapat ang dahilan mo kaya mo gustong maging presidente, kasi sa tingin ko, pag ako naging presidente, mas marami akong pwedeng gawin at tulungan. Kasi may kapasidad ka. Diba? Yun ang dahilan kung bakit mo gusto. Alam mo, hindi ako nagbibiro ah. Na-realize namin yan nung si Mocha nasa PCOO noon, at saka sa ngayon, tulad ngayon, nasa OWA siya. Alang paulit-ulit niya, sabi ko nga sa kanya, Mox, bakit mo ba, gusto na naman, kung sakasakali, bakit mo gusto na naman tumakbong party list, di ba? Kung sakasakali. Eh kasi, ang natutunan niya sa serbisyo sa gobyerno, malaki talaga ang impluensya at magagawa ng isang mambabatas compare sa isang dito ka lang. Kasi dito ka lang, nakasalalay ka lang sa sasabihin ng boss mo, nakasalalay ka lang kung anong sasabihin, kung anong mga batas na dapat mong sundan. Hindi ka pa pwede mag-implement, maggawa na sarili mo. Kasi nga, you are just executive. Ibig sabihin, you are just implementing, executing yung mga batas na ginawa na ng mga congressman. You just have to follow it. Kaya niya naisip na pag dito kasi, dito, kung ano yung sa tingin ko na tamang pwedeng gawin sa OFW, pwede ko ngayong gawing batas. Yun ang importante. Which is dapat ganun ang pananaw ng isang taong politiko. Kaya ako aalis dito kasi may sa tingin ko mas marami akong magagawa sa buong bansa pag ako'y naging presidente. Hindi dahil, kasi pagkano ka, kailangan mong maging mayor. Pag naging mayor ka, kailangan mong umangat at ang pinakadulo ay presidente. Ginawa mong karir. Ano to? K-12? May graduation? Ang pinaka-goal ay magkaroon ng graduate ka? Hirang buhay yan, oo. Ayan tuloy, sinagot siya ni Roque. Sagot Roque, spokes Roque. Sabi niya, well, kaibigan ko po itong si Arme. Pero ganyan yan eh, pang-asaya yan, bag sumagot eh. Ha? Pero kagaya rin po ni BP Lenny Robredo, kandidato rin po yan. Mark my word, hindi po yan nag-anunsyo yan, pero sigurado po ako kakandidato siya.
Kaya asahan pa natin yung mga ganitong salita ay dahil kinakailangan nilang ligawan ang mamamayan. Ako lang to. Yan, yan po kasi ang buti nga malumanay pa si Rocky ah. Buti nga hindi niya sinabing kailangan nilang magsalita ng ganito para umepal. Diba at di sinabi niya na kailangan nito magsalita ng ganito kasi sinililigawan nila yung mamamayang Pilipino. Eh yung mga mamamayang Pilipino, lalo na yung pag naghihirap ka na, yung hirap na hirap ka na sa buhay. Yung ano eh, alam mo, kung ako sa totoo lang, kung si Raulo ko, hindi totoo lang ha, kung ako si Raulo ha, gagamitin ko talaga itong kahirapan ng bayan natin para sisihin ko ang gobyerno. Oo. Tapos para kakandidato ko, oh, kunwari, halimbawa lang, kalma lang ako lang to. Ayun, yung pala sinasabi niya. Tama, kalma lang ako lang to. Kunwari lang ha, ako'y tarantadong politiko. Halimbawa lang ha, ako yung tipo ng politiko na mapang-ahas, mapang-abuso. Oh, ganito gagawin ko. Oh, di ba? Kayo ba ay hirap na dahil kayo'y pinahihirapan ng gobyerno? Araw-araw na lang lockdown. Ngayon, meron na namang pakuno ang gobyerno na lockdown. O, di ba? Hindi ba kayo nahihirapan dyan? Pag ako naging presidente, sisiguraduhin ko na hindi na uli tayo magla-lockdown. Magko-concentrate na lang ho tayo sa mas mabilis pang pagbabakuna. Palakpakan! Sisiguraduhin ko po. Ha? Manali, timing lang. Easy. Sisiguraduhin ko po na hindi na mauulit yung mga hindi nabibigyan ng ayuda. Lahat po magkakaayuda. Mahirap, mayaman, o may tama lang, lahat po tayo may ayuda. Dahil po sa ating gobyerno, lahat po tayo ay pantay-pantay. Palakpakan! Di ba ho, nawalan kayo ng trabaho ngayong pandemya? Ha? Dahil pinahirapan kayo ng gobyerno, ni-lockdown kayo ng gobyerno, at dahil dyan, sisiguraduhin ko, may trabaho kayo kahit magkaroon pa ng ilang beses na COVID. Papasok tayong lahat. Basta lang, ha? Siguraduhin ko may trabaho kayo at pag kayo nawala ng trabaho, bibigyan ko kayo ng trabaho. Palakpakan! Dahil ang gobyerno na ito, ha? Ang dulot lang ay kahirapan. Kaya lahat 'to ng mga frontliner natin, hindi lang 'o SRA ang bibigay ko sa inyo, ha? Bibigyan ko pa kayo ng tig-isang motor, ha? Honda Click o di kaya NMAX, sisiguraduhin ko para meron kayong pampasok sa inyong ospital. Alam nyo, ngayong pandemya nito napakahalaga kasi lahat tayo work from home, di ba? Eh sa totoo lang ha, si Pacquiao bibigyan kayo ng bahay, bibigyan kayo ng kondo. Ako hindi bahay at kondo bibigay ko sa inyo. Cellphone. Bakit? May bahay ka nga, may kondo ka, wala ka namang internet, di ba? Bibigyan ko kayo ng internet at cellphone para makakapagtrabaho kayo at may sahod kayo. Oh. Hindi, di ba? I mean, kung sa totoo lang, kung gago lang ako, politiko, gagamitin ko lahat ng kahirapan ng tao para i-push ko yung agenda ko. Di ba? Gawin nyo lang akong congressman. Sisiguraduhin ko. Ha? Lahat ng walang trabaho ay may sustento mula sa gobyerno. Oh.
totoo lang po, sana huwag na ho tayo maniwala sa ganyan. Ang dali hong manggago ng tao eh. Di ba isipin mo na lang eh? Isipin mo na lang lahat. Ulitin ko mga kababayan na nanonood dito, pakikalat ho ito ha. Lahat ho ng kahirapan, lahat ho ng sakripisyo, lahat ho ng mga nadadanasan ninyo, eh ibibintang yan sa gobyerno ngayon. Okay? Kahit yung katamaran ninyo, ibibintang yan sa gobyerno ngayon. Para lang, iboto ninyo yung quote-unquote na merong solusyon doon sa problema ninyo. Isipin nyo ha, ilang dekada na tayo nangangampanya, puro ganyan ang sinabi. Meron ho bang natupad? Ito lang kay Pangulong Duterte, yung totoo. Oh. Nangako si Pangulong Duterte, eh totoo naman ha, naayos naman. Oh, hindi nga lang perfecto. Pero ang daming naayos, maraming na-improve. Oh. Kaya nga ikaw ano, Isko Moreno, parang awa mo na. Na totoo lang. Yung karakas mo, karakas talaga ng trapo. Sorry ah, pero trapong-trapo ka eh. Trapo ka talaga. Ulitin ko ulit, ha, para sa counselor nyo. Trapo, 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 trapo. Trapo ka talaga. Sorry, huwag kang magalit, pero yan talagang obvious na obvious. Sorry ah, ganyan talaga eh. Alam mo, Isko Moreno, kung ang issue mo ay yung toxicolicolab yan, at saka yung remdesivir na yan, baka gusto mong asikasuhin yung na lang dati mong quote-unquote na nilinis. Oh, di ba? Ito, et, ito eh. Gusto ko lang ipakita sa inyo to ha. Oh. Ito kasi yan eh. Oh. Ano yan? Ano yan? Ulaan ninyo. Yan yung ano, baklaran. Ulaan nyo kailan yan. Hindi nyo kayang ulaan. Pero, hulaan nyo to. May before and after pa si Isko. Ganyan yung mga napakikita mo sa YouTube. Ganito rin yung sa Inquirer. So, may social media sila. Meron silang mainstream media. Meron silang tinatawag na before and after. Yan yung 2019 nung kauupo pa lang ni Isko Moreno. Diba? Ganyan, ganyan. Bida-bida. O, yan ang bagong Divisoria. O. Sige kayo, oh. Eh ano eh, ngayon to? Tanungin ko kayo, ano ngayon to? Ha? Yan ay ngayon. Babe, totoo ba yan, banat ba? Baka naman ginojok mo kami, pinipake news mo kami. Totoo ba ngayon, ganyan na bakla ang ano, Divisoria? Oo, oh, sige. Ayaw nyo maniwala, oh, ito ang news itong weekend. Tila walang community quarantine sa ilang pamilihan na business as usual at matao pa rin kahit may pandemya. Nakatutok si Bernadette Reyes. Tila back to normal ang sitwasyon sa Divisoria ngayon nagsimula na ang Burmats. Excuse me po ha, hindi pa ho tayo GCQ nito ha. ECQ tayo nito. Sa lagay na ito, ECQ tayo during weekend. Bukas pa lang tayo magsisimula mag-GCQ. Ay, hindi pala. Oh, tama. Bukas. Kasi ano na ngayon? 7. Sa 8. Alam po na yan. Distance lang po sila. Dito ko matao para ko makabenta ko eh. Kasi pag doon sa ano, paano ka bebenta doon kung wala naman tao, sino aalokin mo doon? Kanya-kanyang dahilan din ang mga mamimili sa pakikipagsapalaran. Tipid. Walang pera. Kaya? Tipid na po dito. Tama. Para makatipid. Pero paano po yan? Baka may virus. Oh, may vaccine naman ako eh. Pansinin niyo pa yung mga nasa video yung iba ha, yung iba hindi pa maayos ang suot ng mask. Nag-unti-unti na po ng paninda. Para sa December, hindi na ganun ka ano, hindi na makapagsapalaran, makapagsiksikan po dito. Ayon sa Philippine National Police, ngayong pumasok na ang bare mats, magdadagdag ng police visibility at mga force multiplier sa mga matataong lugar. Sa Baklaran naman aktibo sa pagmamanman ang mga pulis, pero sadyang hindi maiwasan ang dikit-dikit. Ito naman Baklaran, ha? Ang mga pwesto sa bangketa. Yung pwesto dikit-dikit, oo, pero yung mga tao naman hindi sila nagdidikit-dikit. Maya't maya naman po nandiyan yung ating kapulisan para tingnan kami at bisita. Baklaran ito ha, malinaw ha, nililinaw dito. Kahit kung ano yung sitwasyon namin. Kailangan din namin magtinda para buhayin din namin ang mga pamilya namin eh. Katwiran ng mga namimili, nasa pag-iingat na rin anila ang pag-iwas sa virus.
magsuot ng ano, face shield, face mask para hindi tayo ano, mahawaan ng sakit. May mga times din po na nag-online shopping din ako. Kaya lang po, meron kasi dito na makukuha ng mga products na wala sa online. Kaya nag-take ng risk para syempre makatipid din. Sa palengke sa Cogio Antipolo, siksikan din ang mga mamimili. Ang mga hindi naka-face mask at shield, pinagsasabihan ng mga pulis. Ayon sa PNP, may kapangyarihan ng mga pulis na mag-issue ng ordinance violation receipt sa mga lumalabag sa minimum public health standard. At kalaunay, pwede silang kasuhan. Maging sa mga pampublikong sasakyan. Ngayon, anong point natin dito? Ang point natin kasi, ang daming pwedeng ayusin pa si Isko kesa magpuputak siya dyan at sisihin yung gobyerno tungkol dyan sa mga gamot na meron naman. Nagigets yung ibig ko sabihin? Ito, ang dami mong problema dun sa lugar nyo. Okay? Na supposedly, sabi mo noon, pag bumalik yan, edi... Diba, naalala nyo, hindi ko lang mahanap yung video na yun eh. Na pag bumalik yan, edi... Oh. Ano ibig sabihin nun? Merong naganap. Naabutan kung bumalik yan, di ba? Oh. Sa madaling salita po, eto lang kasimple ho yan, ha? Sa simple lang, oh. Reklamo ka ng reklamo doon sa gamot na meron naman sa ospital nyo. Sabi lang na, kakasabi lang, ha? Sa balita, meron. Nagre-reklamo ko doon. Ha? Para idikit mo yung issue ng PPE o kaya ng face shield. Okay? Tapos, ang dami mo pa palang problema sa iba, sa lugar mo. Ang point ko lang dito, bago ka tumingin sa problema ng national, tingnan mo muna yung lugar mo. Ganun lang kasimple yon. Oh, isa pa. Baka naman sabihin mo, eh, na ano ka? Oh, ito. Bistado sa Quiapo ang isang pagawa ng mga peking swab test. Sandaw? Sa Quiapo daw. Sa Maynila ho ba yun? Diba dati may parade raid pa dito sa Quiapo? Oh, naalala nyo, naka-video din yun. Noona merong video yung naglinis sa Divisoria. Ngayon, dati may video rin na ng grade sa Quiapo. Oh, ngayon, ano meron? Dolls at vaccination cards. Ang mga nahuli nasa likod nito, todo palusot pa. Nasa frontline ng balitang yan si Justine. Punsa lang, exclusive. Please. Ay, napa! Daba. Hindi yan nakaparampa ang dalawang lalaki. Pagka mayroon talagang raid, ano, pasigawan. Laking ito nang arestuhin sila ng mga pulis sa isang dormitoryo sa Quiapo, Maynila itong Biyernes. Uy, nung iyak-iyak mo. Arestados na Jimmy Santisima at Edito Pan na napag-alamang gumagawa ng peking RT-PCR test results at vaccination cards sa halagang 500 pesos. Naabutan pa ng mga otoridad na nakabukas ang computer na may template ng vaccination card ng Pasay City. Ito sir yung mga ano. Delikado ito ha. Isipin nyo mga vaccine card ang pinipeke nila ha. Tapos mga ano pa, mga... At saka hindi lang ito, hindi lang ang damay dito ay Maynila. Kasi yung mga pinipeke nila, Pasay nga yung pinipeke nila eh. Meron pa pati mga RT-PCR swab test oh. May nakita rin template ng swab test result ng San Lazaro Hospital. May mga na-recover din ng mga hinihinalang iba pang peking dokumento tulad ng birth certificate at marriage license. Nakuha rin ang 15 dry seal ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan at mga universidad. Ayon sa Manila Police District, bahagi ito ng kailang pinaigting na operasyon laban sa mga gumagawa ng peking swab test results. Tolotanggi naman ang mga suspect sa mga akusasyon. Ah, pero syempre may palusot sila. Ito yung ano, hindi ako marunong mag-computer. Si Santisima may palusot pa. Kapon, kinuha ko yung tari doon sa kanila. Tapos hinatid ko kanina kasi natapos ko kaagad. Mm-hmm. Pero sir, di ba kaya yung patransaksyon ng mga pulis doon sa swab test? Ay, hindi ko po alam yun. Wala akong binigay na papel kasi ang trabaho talaga, tari Mikel, talaga ang trabaho ko. Habang si Pan naman o maming dating fixer, hindi raw marunong sa computer kaya imposible raw na siya ang gumagawa ng mga peking dokumento. Yung gumagawa talaga, yung kilala ko yung kumpari ko po, yung kabababa lang niya.
Handa naman daw siya. Okay. So ano natin dito? Okay? Ganito lang naman kasimple po yan, mga sir, mga ma'am. Ha? Ginagawa naman ang trabaho ng MPD yung kanilang trabaho. Ang akin lang, kung ikaw mayor ng Maynila, kesa magpuputak ka dyan, kung talagang hindi ka mahilig sa propaganda at hindi ka namumulitika, kesa na nagpuputak ka dyan, sana nagtatrabaho ka na lang sa lugar ninyo. Kasi dati, eto ha, dati kasi nagagawa mo pa nga sumasama-sama dyan, video ka nga ng video eh. Oh. Dati, nagagawa mo yung mga yan. Dati, naaayos mo yan. Hidangaan pa nga kita eh. Naloko rin ako eh. Oh. Dati, yung Divisoria, palinis-linis pa tayo doon. Kayo pala. Nahanga ko doon eh. I mean, ang dami mong pwedeng ayusin sa Maynila. Diba? Ayan eh, sana po, ay, diyan ka nalang mag-ayos. Linisin mo yan. Gandaan mo, ayusin mo. Mabibilib pa ako. Ang problema, ang hilig mong pumutak na wala ng problema. Isipin mo yung pinuputak mong walang gamot. Eh sabi naman ng ospital, meron. Anong gagawin ko? Yun ang hindi ko maintindihan eh. Sabi ng ospital, meron namang gamot. Eh bakit biglang wala? Parang ang dating eh, kulang na kulang kayo dyan. Mag-usap muna kayo. Magkaiba kasi kayo ng kwento. Diba? Kaya iba tayo ng kwento eh. Paano kayo magkakasundo niyan? Oh. At ayusin mo muna yung bayan mo bago mo ayusin yung bansa natin. Kung maalala nyo si Pangulong Duterte, diba? Naalala nyo si Pangulong Duterte. Umepal ba yan nung Davao Mayor siya? Wala siyang pakialam. Minsan nga lang magpunta yan dito sa Maynila pagka pinatawag na Senado eh. Basta ako itong Davao, wala papasok dito. Ha? Subukan niyo pumasok dito, patay kayo. Patay kayo pagka nanon niyo tong no, 'di ba totoo? Ganun si Pangulong Duterte noon eh. Basta itong Davao ayus ko, ayusin ko ito, bahala kayo sa buhay niyo. Oh. Kaya siya nanalo kasi nainggit na lang tayo mga taga Metro Manila bakit ang ganda ng Davao, bakit anong meron dyan at kaya gusto namin gawin dito sa buong Pilipinas. O diba? Ganun kasi. Eh ngayon, masasabi ba natin? Gusto namin gawin buong Maynila ang Pilipinas? Seryoso ka? Sige nga ho, kayo nga ako mga boboto kay Isko. Gusto nyo bang gawing parang Maynila ang buong Pilipinas? Sabihin nyo lang sa akin. Oh. Oh, sabi nga si Isko, compare mo sa Kuliglig at saka sa Ducati si Digo. Ang layo eh no, umabot ng 20 years na mayor ng Davao City. Si Isko, 3 taon pa lang, gusto na kaagad naging ambisyoso. Ambisyoso na kaagad? Gusto na kaagad maging presidente? Ano ba naman yan? Hindi, sa akin ha, eto, sorry ha, doon pa lang sablay na sa akin. Isipin mo ha, isipin mo, 3 taon ka palang mayor? Wala ka pang napapatunayan, bata? Tapos gusto mo na maging presidente? Pre naman. Yung totoo naman, Brad. Kawawa naman tong bayan natin. Huwag naman ganun. Oo, eto ha. Sabi ko nga sa'yo, seryoso naman. Nalinis mo yung bridge na ilawan mo. Nalagyan mo ng ilaw din yung underpass. Diba? Oo, nalinis mo yung tae dyan. Pwede ka ng developer. Manalo kang developer. Alam mo ko sa'yo, Isko Moreno, gayahin mo na lang si Donald Trump. Si Donald Trump, bibili siya ng hotel eh, yung pangit na hotel. Tapos pagagandahin niya, di ba? Ire-renovate niya, tapos ibebenta niya. Ganun eh, ganun ang developer eh, yung real estate. Magaling si Trump dun sa ganun ha, yung bibili ng pangit, di ba? Yung apprentice na series. Magaling siya doon yung gagawa ng ano, bibili. Ganun na lang ang gawin mo, Isko Moreno.
Ang bumili ka na lang ng mga kondo na luma na, yung ano na, tas ayusin mo, ibenta mo, pangalanan mong Isko Kondo. O kaya parang Trump, di ba? Trump Hotel, o. Parang ganyan, o. The Isko Hotel. O. Negosyo ka kasi magaling ka maglinis. Magaling ka sa engineering. Engineering ba tawag doon? Magaling ka sa architecture. Di ba? Pwede ka doon. Pero Brad, presidente, iba usapan dyan. At naman tayo maglukuhan. Iskondominium, ayan, o. O kaya Iskondo, o, di ba? Amo na, ang tatalino ng mga banateros, o. Iskondo, o. Pang mga hotel, eh, paano kung kondo yan? Pag hotel, Iskotel. Iskotel, o, di ba? Bakit kasi kailangan mo maging presidente? Ah, tama nga naman sinabi mo. Lahat nga naman ng politiko, gusto yun ng ending. Eh, sige, boto nyo. Oh, by the way, highway, meron pala ako nabasang text. Ito, oh, ayan. Alam nyo ba itong text na ito? May alam ako dito. May alam ako dito. Alam nyo ito. Ito yung text na yun na kumalat. Nung December 21, 2020, may kumakalat na ganyan. Yormi Iskolon Super Health Center. Hindi mafafabricate siya kasi 2020 pa. Noon pa yan eh, di ba? Oh, wala pang pandemya nan. Wala. Hindi, hindi, meron na, meron na. Oh, di ba? So, ngayon, iba na yung text, paninira na. Oh, anong problema dito? Kasi oh, meron akong alam na equipment na ganyan. Meron akong kaibigan noon na dinemo yung equipment na yan. Oh. Yung equipment na yan, basta dala-dala mo yan, ginagamit yan sa kampanya. Text brigade ang tawag dyan. Ibig sabihin yan, punta ka lang sa isang lugar o mag-iikot ka dun sa isang lugar, ilalagay mo yung message mo, tapos magte-text brigade. Ite-text niya kahit sino. May ganyan. Oh. Siguro, siguro lang ha, noong dati, ginamit na nila yan. Hindi ko sinasabing ano ha, ulitin ko, hindi ko ito sinasabing galing kay Isko. Hindi ko sinasabing galing sa LGU ng Maynila. Ang sinasabi ko, noong una, pinuri si Isko, pinromote si Isko, yung pangalawa, binabanata na si Duterte. Okay? Ah. Ito pa. Tapos, ang ginamit pa, Taliba. Oh, taliba.com article, parang lehiti mo, di ba? Legit yung fake news na 11 trillion na utang sa 5 taon ni Duterte. Para magmukhang legit, naglagay siya ng tabloid. Nung itong second screen cap, nung chinek nung isang ale, ng isang netizen, yung link, wala naman yung link na yon. Sa madaling salita, that text is just for propaganda. Para matrigger lang yung tao na, uy, grabe ah. May 11 million na utang si Pangulong Duterte. Oh, again. Again. Ulitin ko. Ulitin natin ha. Hindi ko sinasabing galing kay Mayor Isko ito. Hindi ko rin sinasabing galing sa Maynila o LGU na Maynila. Pero isang sigurado tayo. Okay? Sinira. Una, pinromote si Mayor Isko. Pangalawa, binabanatan si Pangulong Duterte. Ganun lang o kasimple yun. Oh. Ay nako, grabe. Kaya nga sabi ko sa inyo, habang palapit ng palapit itong 2022, itong week na ito eh. Ito na ho yung September 8. Sabi nila ha, magkakaroon ata ng ano, ng National Convention ng PDP. Ito na ho yung buwan na talagang meron na magde-declare ng kanilang candidacy. So painit na ng painit ito. Sabi ko sa inyo, kaliwat kanan ang paninira. Ito sigurado ako, kaliwat kanan ang paninira kay Pangulong Duterte, kaliwat kanan ang paninira kay Go, kaliwat kanan ang paninira kay Mayor Sara Duterte. Darating na ho yung buong linggo.